humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Alam niyo ba na ang Abra ang natural dye capital ng bansa? At sa Abra din po matatagpuan ang tinaguri ang ama ng natural dye na si Mr. Luis Agait. Sa ating panayam kay Mr. Luis Agait, malalaman po natin kung saan ba nagmula ang natural dye at kung paano ito ginagawa. Abangan niyo po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, meron tayong makakasama at galing po siya sa malayong lugar ng Abra. Siya po ang chairman ng Namara Bar Indigo Natural Dye Producers Cooperative at Project Coordinator ng School of Living Tradition, assisted by National Commission of Culture and Arts. At ito pa, siya ang tinaguri ang Father of Natural Dye. Kasama po natin ngayon si Sir Luis Agait Jr. Hello, sir! Hello po, ma'am. Good morning po sa lahat. Hello, good afternoon. Ay, naku sir, walang problema sa atin. Morning, afternoon, evening, anytime. Pwede tayong mapanood ng ating mga viewers. Yan ang power ng social media ngayon. Anytime gusto mo kami i-access, pwede mo kami mapanood. Ayan. By the way, sir, kayo ay tinaguri ang Father of Natural Dye. Paano po ito nangyari, sir? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Bali, ang kwento po ng natural dye is nagmula po pa sa aming mga ninono, aming mga lola, sa aking tatay, sa akin, nalipat-lipat hanggang po sa akin. Siguro malilipat din sa aking mga apo, mga anak, yung ating natural dye. Yung natural, ang father of natural dye kasi ma'am, bali, ang tatay po yun, hindi po ako. Okay, sir. Bali, ito po, nagsimula po yan na tinawag na father of natural dye yung tatay, senior, ng tinulungan po ng Filipino Foundation, Coca-Cola Filipino Foundation, yung aming community regarding on natural dye, weaving industry, under po ni Ma'am Patis Tesoro. Ah, yes, Ma'am Patis. Opo. At saka si Ma'am Lauren Ligarda, si Mrs. Ming Ramos, pumunta sila po mismo dito sa aming lugar. Kaya yun, nakita nila na yung resource of natural dye is dito sa Pilipinas. Napakadami po dito, lalo na po dito sa aming community. Dahil ito po yung trabaho ng aming mga ninuno pa noon. Tinangkukulay po nila doon sa mga fabric, yarns, ginagawa sa weaving industry, sa aming mga blankets, clothes, tapis, at saka yung cotton andyan din kasama. Dahil yung natural dye, nakakonekta rin po doon sa aming Kabunyan. Kabunyan is our only one God dito po sa amin. Yun po yung tawag namin. Na yung kulay na pinangkulay doon sa fabrics na gagamitin ng aming baglan, umumbake, doon sa offering ng Kabunyan ay ginawa, nakabase doon sa aming paniniwala. Dahil yung kinamayan, meron kaming tapis bang na kinamayan, doon po nagsimula yung natural dyeing po nito. Yun po yung unang gawa ng ating mga ninuno na yung tapis na yon ay ginamit doon sa offering sa aming Kabunyan. Nagginamit yung balabal, tapis. Buo ba? Ma'am? Buo pa po yung tapis?
buo pa, ma'am. Meron tayo ng mga nakatago na original po dito. Meron din tayong mga nabenta na sa mga foreigners, sa mga collectors, lalo na sa Maynila. Ang pinakamarami siguro ang collection dyan, si Sir Floyd Quintos. Baka kilala niyo po. Maraming items yan na kinamayan. Sir Floyd, mula po yun. Sir, ang inyong lugar ay tinaguri ang Capital of Natural Dye. Ito ay ang Accra. Yes po, ma'am. Dahil andito po lahat yung mga kulay na kailangan po natin. Andyan yung blue, yung indigo. Dito mo makikita sa aming lugar, dito sa Abra, indigo pera, tinctoria yon, yung blue. Yung yellow naman, andyan yung mga tawa-tawa, lagundi. Kasi napakaganda po nung lagundi sa ngayon. Bagong tuklas lang namin yung lagundi. Tinis lang namin kung pwede siyang gamitin. On natural dyeing. Ayan, yun po yung linoloto namin sa labas po ngayon. Yung lagundi. Lagundi. Ang lagundi, yes, kilala ko na panggamot sa ubo. Yes po. Ang sarap sa pakiramdam kung naaamoy mo yung uso. Opo. Kung may asmaka doon. Pinito matatanggal yung ubo mo pagka ikaw yung nagluluto doon. Matatanggal, siguro. Opo. Ang galing. Tawa-tawa, lagundi. Sir, ano po yung isa na banggit mo? Yung talisay po, ma'am. Talisay. Opo. Ito yung ating mga pinagkukuhaan ng mga kulay. Ang galing. Kulay na yelo po. Sir, ano ba yung mga kailangan dito? Yung dahon o yung bunga? Dahon po, ma'am. Dahon lang. O para hindi masira yung mga tanim po natin, kailangan yung dahon lang ang kukunin natin. At least tutubo na naman siya ulit, hindi siya mamamatay. Opo. Sir, gaano ba kahalaga ang ating industriya sa mga kasamahan natin na magsasaka? Kasi sabi mo nga kanina, dahon at hindi naman bunga yung mga kailangan. Yes po, ma'am, napakahalaga po yung ating natural dye, lalong-lalo na ka po dito sa atin sa hinaharap na ibabalik din natin yung kagandahan ng kapaligiran. Kasi dapat kung gagamit ka ng natural dye, kailangan magtanim ka for your source naman. Makakatulong ka sa kalikasan. Na hindi mo sisirain yung kalikasan to your self-interest lang. Kasi ang dami diyan na kapalibro. Bakit mo kukunin yung ano yung i-harvest yung nasa palibot mo? Kailangan ang i-harvest mo yung itatanim mo para lalo mo siyang payabungin. Pwede naman siguro i-harvest mo yung mga dahon sa paligid kung kailangan mo nang i-harvest o i-cutting siya para hindi naman siya masyadong yayabong. Opo. Kaya napakayaman po ng ating kapaligiran na dapat natin alagaan. At saka nakakatulong din siguro po yung ating natural dye dito sa global climate change na umiiral sa buong mundo. Dahil magtatanim po tayo hindi tayo sisira sa kanila. Dadagdagan natin yung kapaligiran natin, yung kagandahan at kayamanan ng ating kapaligiran. Yun po yung napakayaman. Opo, bali sir, ang inyong kooperatiba, kayo po ay bumibili sa ating mga magsasaka? Yes po, ma'am, doon sa mga farmers na nagtanim na, kami namin kinukuha. At saka meron din tayong mga wild pa rin na dapat nating alagahan. Yun po, inaalagahan din yung mga wild na yan para hindi po masira. Kukunin lang natin yung mga dahon, maybe kakatin lang natin ito, pruning, ganyan. Pero andyan pa rin. Opo. Ang galing lang kasi kayo ay nagkakaroon ng business. The same time, ang inyong community ay hindi napapabayaan kasi sa kanila kayo kumukuha din ng inyong mga raw materials. Yes po, ma'am. Yes po. 100% sila yung nakikinabang. Kami lang yung kasi ito po yung step po namin dito. Yung farmers magtanim. May mga taga-loto tayo ng kulay. May taga-kulay po tayo ng mga yarn. May taga-ferment po tayo ng mga ano. Kaya may trabaho lahat dyan. Kaya yung mga... May designated work po bawat isa. Sir, mga ilang tao ang kasama nyo dyan?
sa inyo kooperatiba? Ngayon dito, dahil pandemya, tatatlo lang po kami, ma'am, sa ngayon. So, pero dati, nung hindi pa panahon ng pandemic, ilan kayo nagtatrabaho dyan? Marami po, ma'am. 14 po yung tao namin dito. 14 yung nakaagapay andoon sa fermentation, andito sa dyeing. Ayan. Opo. So maganda talaga siyang parang trabaho or parang tulong sa komunidad. Diba? Tama? Ito, ma'am, kasi ito po yung nagawa po ng nating Taraday. Nung Taraday, sinama natin yung farmers, yung mga dyers, yung nagkukulay. Sinama na din natin yung weaving industry. Sinama na din natin yung nag-e-embroidery. Kasi yung mga ito, ma'am, ito, natural dye po ito, fabric. Ito po yung bamboo, pero pinabordahan na rin po natin sa kanila. Para may trabaho rin yung community. Para hindi po tayo... Yes, ma'am, dapat tumita lahat dito sa community. Tama. Community. Sir, ma'am, ano ang mga halaman na pwede natin gamitin para sa natural dye? Ito, unahin ko na yung indigo. Indigo pera tinctoria, that yung blue. Yung lagundi, yellow po yan. Yung fire tree at saka penpenya rubia, yung bangka-bangkaan. Yan po yung green. Yung sapangwood is pinkish red po siya. Sapangwood. Yung violet at pwede mong si sapang, pwede mo siyang gawing violet din po, ma'am, at the same time. Bali yung sapang wood, dalawa pong kulay yung napoproduce. Ito yung violet at saka sapang. Ay, at saka pinkish red. Yan, dalawang kulay yan napoproduce na. Curious, pero kanina sinasabi mo din talisay, di ba? Yes, ma'am. Yung talisay, napoproduce din ng black po yan. Black color. Ah, black. Tapos, ang naisip ko na parang applicable talaga yung natural dye is turmeric, yung ginger. Kasi makapit yung kulay eh, saka sweet eh. Tama ba? Bali yung, ano ma'am, yung yellow ginger na yan, madaling magkupas. Kaya hindi namin siya ginagamit yung natural dye. Makapit lang sa kamay. Pero hinugasan mo ng sabon, wala na, nagwawas out na. Kaya hindi po applicable doon sa dyeing process po natin dahil yung self life niya madaling magwas, madaling mawala. Hindi po applicable sa cloth. Opo, eh yung aswete, sir? Yun po yun, maganda. Yung aswete, kaya may mga tanim din kami, mga aswete. Anong kulay po yun? Pula or orange? Orange po, ma'am. Orange. Yes, ma'am. Yung brown naman kinukuha natin sa mahogany bark. Opo. At saka mahogany brown? Star apple leaves. Kaya yung mahogany hindi kami kumukuha ng bark hangga't hindi namin hina-harvest. Ang alternate po namin is yung dahon ng star apple. Star apple para sa brown. Oh, yes. Di ba ang parang pula? Yes po, ma'am. Pagka gusto mo ng kulay na pula, anong gagamitin mo po? Bali yung pula po, ma'am, dito sa amin wala, hindi pa namin na perfect yung pula na yan. Kasi hinahanap po yung pinagkukunan nila ng pula dito sa amin ngayon. Hindi pa natagpuan, pero siguro pagtagpulan, sisikapin ko at hahanapin kung saan yan nakatanim. Kasi 100% na nakatanim yan doon sa old community ng mga itnag noon dito sa amin. Kasi andyan lang sa paligid nila yung kulay nila. Pinatanim nila. Di ba pag nanonood tayo ng mga old movies, yung mga makikita yung mga ethnics na ano natin, is makaramihan sa kanila suot ay kulay pula. So napaisip ako kung meron na tayong kulay pula for the natural dyeing.
Pero dito nga, based sa iyong kwento, eh parang wala pa. Wala pa, ma'am. 100%. Yung mga nagsasabing may pulahan na ano, kasi ko lang alam, dapat sana tulungan tayo ng PTRI doon sa, at saka DOST, doon sa pagpuklas ng red. Kasi yung sapang, sa ibang bansa kasi ma'am, yung sapangwood, sinasabi nila red color. Yung sapangwood. Eh, pero, sa atin, anong color siya lumalabas? Pink is red lang ma'am. Pulang, parang mapagsaba siya sa pula. Ito lang po ma'am yung ano, yung sapang, pink is red. Oo, oh, oo. Ito po lang yan niya sa amin. Wala, hindi ko pa naparanasan nakaka-create ng red. Pula, as in pula talaga. Yes, pula talaga. Wala pa. Opo. Sir, nasubukan niyo mag-nara? Ay, yung nara po, hindi po. Hindi po red po yung nara ma'am. Kasi dito yung pinagpuputulan namin ng nara kasi yung sa akin noon may furniture shop po ako dito sa bahay. Oh. Ito furniture shop po noon to. Kasi nung sinabi ng NTFP nung pumunta sila, ihinto mo na yan John, palitan mo na yung business mo, punta ka kaya sa natural dye, ibalik natin yung natural dye. Yun, pinalis po nila. Ininto ko yung furniture. Ang daming nara na pinutol namin. 100% isa lang po ako doon. Mga tinastas namin, ginawa ng ano, hindi po red. Okay. Sir, may mga traditional tayong pamamaraan sa paggawa po ng ating natural dye. Pwede nyo ba kami turuan? Yes, ma'am. Time to time ba pwede namin may ituro po yon kung paano no yung paggawa ng natural dye, paano kumuha ng pigment, paano gamitin yung ating natural dye. Kasi may mga bumibili rin minsan sa amin nang alam nila yung natural dye is parang jokos na i-apply mo na lang. Hindi po. Okay. So mayroong proper way na pag-apply? Yes ma'am. Proper preparation, proper way of method, how to dye. Yan. Kung hindi mo nasunod yung proper preparation mo at saka proper application mo, hindi po maganda yung output, kalalabasan ng product po namang makukulayan po ma'am. Kagaya na sa Los Baños, Laguna, pinuntahan ko yung Los Baños para lang maituro doon sa mga designers yung ating natural dye, kung paano gamitin. Opo. Kagaya dito sa Manila, andyan din. Yung wala sa art center, andyan din, tinuruan ko yung mga bata para gumamit ng natural dye. Sige sir, ganito, kasi may nakita ko mga powder, no? Pero alam ko na hindi naman bigla naging powder lang yon. So ano ang proseso, paano tayo makakagawa ng dyeing powder? Yan po ma'am, ang proseso po ng dyeing powder po natin is from boiling, collecting muna sa raw materials, sa dye na gusto mo, na kulay, and then boiling, and then pagkatapos ng maboil, i-collect mo yung dye liquid, and then fermentation na kumakain. Fermentation. Yes, ma'am. Sir, ilang days sa fermentation? Alam ko fermentation medyo maselan. Hindi po ma'am, bali may fermentation tayong technique para mas mabilis. May fermentation na traditional din na mas mahaba yung days. Opo, pero sir, pwede mo ba mas ipaliwanag sa amin yung traditional way of fermentation sa inyo? Curious ako. Yung traditional way of fermentation po ma'am noon, yung banga, ihuhukay nila ng malalim hanggang yung may nakalitaw lang na ganyan. Doon nila piniferment yung mga kulay po nila, tatakpan. Okay. Ng matagal po yun. Bali sir, yung hukay nila ng malalim, nakalagay na doon sa ano? Dying ba? Banga. Ayun, banga. Oo. Nakalagay siya sa banga. Tapos, ilulubog sa lupa. Yes, tapos may nakalabas lang na ganito kahaba, doon ipapasok yung mga materials. Hindi ma'am, yung liquid dye na na-collect po doon sa buhay. Ah, oo. Okay. Yun na ipapasok doon. Tapos ilang days po yun?
Maabot po siguro ng 30 days to 2 months, ganyan. Pero napakabagal po noon. Yung process ko noon. So, hindi na yun yung ginagamit natin? Bali, ano, medyo in-improve lang natin, ma'am, yung process. Sige nga, sir. Ngayong panahon, paano na natin ginagawa ang pag-ferment po? Yung pag-ferment po sa ngayon, bali, 48 hours na lang. May 48 hours? Yes, ma'am. From 30 days to 2 months, nagawa mong 48 hours? Yes, po, ma'am. Paano po ito naging posible? Bali po siguro doon sa pagsasaliksik din natin paminsan-minsan sa mga libro na binabasa po natin, from tradition, sa teknolohiya ngayon. At tinuro din natin ng mga kaibigan po natin, mga nasa science of chemistry. Ayan. Kasi yung UOP Diliman, bali ni kapag collaborate po tayo doon, ma'am, para doon sa mas mabilis pamamaraan po sa kanila. Doon po na ibigay din na itulong din nila po yun, mas mabilis. Yun po. Opo, ayun, ang galing kasi 48 hours. Kayang-kaya ng ano, ma-resolvehan ng inyong production. Kumbaga kung may order ka na 100 pieces na ano eh, kayang-kaya na, hindi ka na maghihintay na isang buwan. Yes, ma'am, kasi yung PTRI, yung fermentation po ng PTRI, Philippine Textile Research, USP, kay Miss Ma'am Celia Ilomba, kay Sir Julius, sila po yung nagturo ng fermentation doon sa Indigo. Dito sa Opo. Bali, so ito yung ma'am. Yes, sir. Yung naituro nila sa amin, na it apply din namin sa iba dahil material. Although na mas maganda siguro yung machine, yung pulverized machine, kasi andyan na yung pulverized machine po ng PTRI. Asa mo yung gumagamit ako rin ng mga machineries? Hindi na siya yung manual labor talaga lahat? Dito sa amin manual, ma'am, sa PTRI machine na po. Ah, okay. So, paano niyo po nagagawa ang powders? Bali, pag na-ferment mo siya within 48 hours, tanggalin mo na yung tubig na nasa ibabaw. Opo. And then, ipapakita ko mamaya sa inyo. Ayan, yan. Yan ang gusto ko. Sir, ano ang pinakamagandang kulay? Yes, ma'am. Kasi yung pre-produce namin sa ngayon, is madami, andyan yung pink, andyan yung brown, andyan yung yellow, at saka yung orange, andyan, ang dami, may mga spot po tayo dito na makikita po ninyo nakalagay sa balde, kasi kailangan din namin i-preserve po ito. Kung natanggal na namin yung tubig, at saka na-dry na po natin, kasi ito ginagawa po namin, ma'am, yung powder liquid, ibabalik po natin siya na parang malambot na bato. Oo. Pag natanggal na yung tubig, madali, malambot na siyang bato. And then, i-grind mo siya, magiging powder na. Yan po yung gagawin. Opo. Kaya, pagka inano mo, mabilis siyang malusaw. Yes, ma'am. Oo. Parang mas mabilis siyang malusaw. Opo. Sir, ano yung pinakamabentang kulay? Tapos, sino ang inyong suki? Marami po, ma'am. Kabali yung mga orders po sa atin na araw-araw. Kasi ginagamit sa Maynila yung mga una. Kasi mga 10 grams lang, 20 grams, 30 grams. Sabi ko sa kanya, sige, bigyan na natin ito. Kailangan po namin, sample lang yan. Sir, sabi mo nga, ginagamit sa mga damit, no? At marami na tayong binibigyan ng mga suki. Ano-ano po bang klase ng tela na ang pop para po sa ating natural dye? Una po, ma'am, yung cotton, pinya, abaka, rami, rayon, silk, linen,
bamboo, at yan na-apply po ng ating natural dye. Oh. Except po yung polisher. Opo. Pero sir, doon ba sa mga, kasi amsil, alam ko, ano yan, madulas yan eh. Meron ba pagkakaiba doon sa, ang tawag dito, pagka na-apply mo na, halimbawa pinagkumpara natin yung cotton saka yung silk, may pagkakaiba ba sa kulay? Yes, kasi ang cotton ay hindi naman madulas. Ang silk ay madulas at makina. Yes, maganda yung silk. Kaya gustong-gusto nila sa India, sa ibang bansa, yung silk na kinukulayan dahil makintat talaga. Hindi sila nagkukulay. Hindi sila nagkukulay ng cotton. Yung cotton nila, sinasamahan nila ng bamboo, sinasamahan nila ng silk para makintat pa rin yung output. Opo. Kasi ang curious ako, baka sabihin yung iba, bakit sa silk ang ganda? Bakit dito sa cotton iba yung kulay? Yung may pagkakaiba kasi depende din po dun sa tela na ginamit. Yun yes, yung outcome ng kulay. Yes po. At saka magkakaiba din yung preparation na gagamitin mo doon sa silk, magkaiba siya sa ano sa cotton. Opo. So may mga training ba kayo para dyan? Bali, meron po tayong nagawa noon to 2019 sa Manila. Almost 30 event training sa iba-ibang lugar sa Manila. Nung nagkaroon ako ng exhibit dyan sa UP Town Center, almost one month namin doon. In-invite ako para doon sa mga training sa mga bata, sa mga... Opo. Pero sir, parang maganda kung magkakaroon ka din ng tutorial sa ano, sa YouTube, di ba? Para at least mabilis ma-access kung paano mag-apply sa steel, mag-apply sa cotton. Yes po ma'am, sana para andyan yung maipapakita rin natin sa YouTube na hindi lang yung mga taga-ibang bansa yung andyan sa YouTube. Kasi mga ibang bansa kasi andyan yung support ng kanilang local government, ng kanilang nation sa natural dye. Dito sa atin, parang wala lang. Hindi pa alam kung saan naka-align yung natural dye natin. Kung ito ba'y naka-align sa agriculture, sa DNR. Kasi lahat yan, linapitan ko. DOST? Ano. Yes po. Si DOST naman, doon naman sa kanilang science, hindi yung pagtatanim. Dapat yung pagtatanim siguro ang malaman namin kung saan naka-align yung natural dye. Oh. Opo. Sir, maliban sa damit, meron po ba tayong pwedeng paggamitan ng ating mga natural dye? Marami po, ma'am. Kasi yung ano ma'am, yung natural dye pwede din natin gamitin search screen. Pwede din natin search screen ma'am sa mga damit, search screen. O yung mga pang ano, pang design, tama? Yes ma'am, pwede yun. Pwede rin sa painting, sa canvas, ginamit na po yan sa Manila Fem. Oo. So, painting at painting na pang pintura? Yes ma'am, sa canvas, sa papel, sa semento, kung gusto mo. So, hindi siya limited na para lang sa damit. Kasi, exactly. Yung para lang sa tela, ganon. Opo, maraming gamit ang ating mga natural dye. Sir, sa ating pagbabalik po, mag-break lang tayo, no? Pero sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Luis Agay. Sir Luis! Yes po, ma'am. Hello po! Hello yes. Po. Sir, napag-usapan natin kanina na ituturn nyo kami sa inyong pagawaan. Yes po, ma'am. Yes po. Sige po, pwede na po natin simulan ang ating paglilipot. Bali, ito po yung ano, yung linuloto naming lagundi, ma'am. Ito po siya. Ayan yung lagundi! Opo. Kulay dilaw nga siya, sir. Dilaw po siya talaga, ma'am. Bali, ito po. Dahon yung ginagamit natin. Yes, ma'am. Bali, yung dahon is ando na pinalinis ko na yung dahon, ma'am. Bali, ito yung liquid na lang na natira sa kanya. Sir, mga
gano'ng karaming dahon ng lagundi ang kailangan para sa isang ganyang kalaking sangkalan? Bali, 100 kilos, ma'am. 100 kilos? Tapos ilang liter po yung liquid na yan, sir? Bali, ang liquid po nito is ang natira na lang, ma'am, almost 50 liters to 60. No, halos ka, ano? Kalahati. Kalahati, opo. Yes, sir. So, pagkatapos po niyan, sir, may certain texture ba yan ng liquid para malaman kung tapos na o pwede nang gamitin? Bali, ito, ma'am, binabawasan lang namin yung tubig niya pagkatapos ipi-ferment po natin. Ito, ito pagkatapos po nito, ma'am, mga 1 hour pa, ililipat natin dito. Oh! Drum. Dito na ito, ipapasok yung fermentation. Opo. Ipi-ferment po natin ng 48 hours na po ito dito. Pagkatapos niyan, ma'am, ay fermentation 48 hours, tanggalin yung tubig. Bali, ito na po yung postura. Ito. Yan na po siya. Oh, eh, yan yung lagundi. O yes, iba ma'am, pa yan? Lagundi po para lahat ito. Parang nag-color violet, sir. Hindi, ma'am. Tubig po yan. Tatanggalin mo lang ito. Ito po yung tubig niya. Okay. Ihiwalay natin yung tubig. Yes, ma'am. Yung maiiwan is yung pigment na po. Opo. Yung mga nasa baba na. Itatapon na po yan. Tapos, hanggang sa matanggal yung tubig. Ayan. Opo. Hanggang sa matanggal, magiging pag ito, natanggalan na po natin yung tubig, ililipat na naman po natin ulit dito. Ayan. Ayan, puro pigment na po yan. So yan na po yung ating pigment ng lagundi. Yes. Yes, ma'am. Bali, ito, kung may konting tubig pa, makikita mo dito yung paghihiwalay ng tubig at saka yung dye. Tanggalin mo unti-unti yung tubig. Kagaya po yan, ma'am. Ayan. Umaangat naman yung tubig eh. Pagka ano, kaya madaling malaman po. Opo. Kaya yung tubig nasa taas, yung dye andyan sa loob, sa baba. Opo. Galing. Bali, ito po lahat is lagundi, yung yellow. Ito naman yung green po natin, light green. Pero ano yung ginagamit natin for the light green? Yung bangka-bangkaan, ma'am. Kakabangkahan. Opo. At saka yung flowers ng ano, fire tree. Fire tree? Di ba orange yun? Ibagulat ako ba? Ito po yung fire tree, ma'am. Bali, inano namin kahapon, nag-harvest po sila kahapon. Kinuha ka lahat yung bulaklak. Opo. Ipapakita so, pagka fire tree, green? Yes, ma'am. Ito po siya. Okay. So, sir, parang naano ko ha, kasi parang na-realize ko na hindi ko ano yung nakikita mo. Yun na yung outcome pagdating yes, sa dyeing. Oo. Ang galing. Ibang kulay yung napoproduce nila. Opo. Tapos niyan, sir, ano pa po ang ating gagawin? Ito, ma'am, bali, papatuyuin na po natin. Ibibilad na po natin sa araw para matuyo siya, matanggal yung tubig. And then, ipapakita po mamaya yung output. Andoon naman sa taas. Opo. Sir, bali yan, ganyan na siya pinapatuyo. Nakaano lang siya sa plastic na ano container. Bali, ito, ma'am, ililipat natin sa balde para i-sundry po natin. Para matuyo na po siya. Magsasamasamahin na lang po doon. Opo, ma'am. Okay. Sige, sir. Ilibot niyo pa po kami. Ano pa ba makikita natin? Kagaya niyan, ma'am, matubig pa, oh. Kailangan natin paghintuin yung tubig. Sir, para mga ilang days na nandiyan sa container? Bali, mabilis lang ito, ma'am, mga 3 days lang. Dahil oras-oras, tatanggalin mo yung tubig niyan. Manual na tinatanggal. Manual talaga. Ito pala yung mga dyeing bat namin, ma'am. Ito po ginagamit namin kung malakihan yung order po sa amin. Opo, eh. Ayan, yung dyeing bat.
So, bali, sir, okay, kanina galing tayo dun sa mga container, no, gamit natin yung mga mineral water. Ngayon, itong ipinapakita niya sa amin ay yung mga pigments na pa-powder form na, sir. Yes, ma'am. Sir, yan ay kulay pula. Parang maroon, parang maroon. Orange pa. Ano yan? Anong-ano po yan? Ito po. Ito po yung tapang, ma'am. Yung pinkish. Ayan, opo, yung pink. Ayan yung pinkish. Opo. Yes, ma'am. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kulay po. Pink po yan. Ito po yung brown. Ayan. Brown. Ito po. Sir, ang brown ay nakukuha sa anong nga po ulit? Anong plant po? Yung box po ng anong, ma'am, mahogany. Saka star apple. At saka yung star apple po, ma'am, nakukuha po doon. Yung brown. Naalala ko pa. So, mahogany, star apple ay para sa brown. Tapos, sapang po ay para dun sa pink na medyo reddish, no? And lagundi is yellow. Ito po yung lagundi, ma'am, ayan. Ayan, then. Yung pagka-yellow niyan, sir, ay ano, sunny yellow or ano? Golden, ma'am. Parang pastel. Bali, ito golden siya, ma'am. Ayan. Golden yellow. Katulad ng kulay na suot ko. Yes, ma'am. Ganyan. Ay, ganyan. Pero parang sa ano na, parang maputla siya. Pero pagka prinases na, nagiging ganito kakulay. Ang galing. Bali, yan po, ma'am, yung lagundi na yan. Ito po siya kasi yung pag-process po nito, dapat yung 20 grams powder mo, dapat i-doblehin mo, bali 20 grams yung gagamitin mo pag mas dark na yellow yung kukunin mo, ma'am. Ito naman yung indigo. Ayan. Ayan, parang kulay abo. Opo, ma'am. Yung indigo po yan. Kaya nang ganda. Ito po yung indigo. Ongoing po kami na ano, para doon sa pagtag-ulan na itatransfer na lang namin. Opo. Ito po yung pinagkunan namin ng kulay yellow. Ay, green. Color green. Kita mo, mga sir, no? Ang kulay niya ay pula, pero pagka kinatas mo lang, color green. Green. Yung ano nito, sa bulaklak. Bali, ito naman, ma'am, yung mga nakulayan na. Ah, okay. Ayan, yan. Yan. Ito po pag-aari po ng isang kaibigan nating designer sa Maynila. Pero yung asawa niya galing trans. Sir, yan ba yan, no? Parang barong Tagalog ba yan? Ano ba yung damit na yan? Parang kimono style, eh. Yes po, ma'am. Ayan. Bali, ito po yung, ito nga pala yung ano, ginawa nating School of Living Tradition at saka library. Ah. Library po sa taas. So, nung pandemic, sir, yan, ay marami kong mga estudyante. Bali... Bago mag-pandemic ano, pala. Opo, ma'am, opo. Kaya nga, ilo-launch po natin yung library po natin pag tapos na yung pandemya. Ito po yung indigo po natin. Ah, yan ang indigo. Parang, okay. Parang malunggay. Tama ba? Parang malunggay yung tapo. Opo, opo. Bali, ito po yung natural depo natin. Balihan po, ben po siya. Ang ganda, oh. Pure cotton po siya, ma'am. Opo, ayan, oh, ang ganda. Alala ko dati, pa ba nag-swimming po kami, bawa, eh. Ako, masarap mamili ng mga ganyan. Sir, ano ba ang advantages ng ating mga natural dyes kumpara po natin sa ating mga synthetic dyes? Kasi ito, pag yung raw mat natin is yung cotton seed. Kasi yung cotton, napakalamig at napakasarap sa katawan talaga. Opo. Ito yung advantage, i-confirm mo doon sa polyester na talagang napakahimik naman. Kaya... Opo. Yung ating mismong dye, yung ating pangkulay, anong advantage na to dun sa mga typical na nabibili natin? Kasi sa inyo, natural eh. Ano yung pinagkaiba?
para sa akin, ma'am, yung pinakaiba is yung pagka-natural ng pagkagawa. At saka talagang pinaghirapan. Kasi sa, doon kasi sa synthetic, chemical na, i-control mo sa natural. Anong gusto mo pag ikaw mamili? Yung natural o yung chemical? Opo. Pagdating, sir, sa presyo, mas mataas ang natural, di ba? Yung advantage po naman ng ating natural dye product at saka raw materials po natin dahil mas mahal po, ma'am. At saka mas mabusisi yung pagkagawa. Kung i-confirm nyo doon sa bibili ka na lang 50 pesos o 100 pesos per yard, dito kasi sa natural dye natin is 1,200 per yard po siya. Mabot yung costing. Opo. 1,000 plus ang per yard. Pero, yes, ang sa akin, nakikita kong advantage na to. Eh, natural na ginawa, sabihin, eh, walang masyadong chemical. Tapos, nakakatulong ka pa din sa, ano, sa kalikasan. Kasi, yung mga chemicals, eh, usually, pagka ginawa yan, yung mga disposal niyan, tinatapong pa rin natin sa dagat, di ba? Yes po, ma'am. Kasi dito sa disposal namin, pinang-didilig po namin sa mga pananim po namin. Open mo. Pinang-didilig niyo po, ibig sabihin eh, hindi siya harmful. Yes po, ma'am. Kasi yung mga halaman ko, yung mga balde doon sa labas, lahat ng mga naiipon ko doon sa drum-drum na yan, iniipon ko doon sa kabila, ididilig ko sa mga halaman. Opo. Eh sir, ang tanong ko naman, siyempre merong magandang natutulot sa atin ang natural dahil nagkakaroon ng livelihood program na katulad nito, nagkakaroon tayo ng mga pang kabuhayan sa ating mga kababayan dyan sa inyong komunidad. Pero meron bang disadvantages? Kasi balita ko, ang mga natural dye daw ay nagpe-fake. Bali yung natural dye na nagpe-fake po, ma'am. Hindi po yung proper way of method on processing sa dyeing. Para sa akin, kailangan naka-andoon yung proper way of dyeing mo, yung method, para matibay yung pagkakapi ng kulay. Kasi yung mga iba, nagkukulay na sila na hindi sila gumagamit ng more than solution. Ang more than solution po, katulungan po ng ating natural dye, nakakapit mismo doon sa fabric, stella or yarn, para matibay yung pagkakit ng kulay. Opo. Yun siguro yung mga mali na hindi nila ginagawa ng mga iba, kaya nagpipate. At saka may mga halaman din na yung katas niya is nagpindawawas talaga. Meron yun. Katulad nga nung kanina, yung ginger na pinag-usapan natin, di ba sir? Ma'am. Yung yellow ginger na yan is nagwawash yung kulay. Itanong po nila sa research kung tama tayo o hindi. Kaya sa inyo ay piling-pili lang din po ang ginagamit nyo ng mga halaman para sa inyong pagdaday. Sir Luis, sa ating mga kababayan po, ano po ang word of encouragement para sa kanila na nakilikin muli ang natural dye? Gusto ko mauna munang magpasalamat sa lahat ng mga tumulong po sa amin, sa mga different line agencies, kagaya ng sinabi ko kanina, yung PTRI, DOST, DOLE, yung NCCA, at saka yung natural dye po, gusto kong i-encourage po sa inyong lahat na gamitin po natin ito, at dahil ito po, hindi lang po ito nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kundi nakakatulong din po ito sa ating kalikasan dahil sa ating pagtatanim po ng ating kailangan dahil sana ito po itang kilikin yung ating Philippine Natural Dye dahil sana babalik din sa atin na sana tayo rin yung mag-export, hindi lang tayo yung mag-import sa ibang bansa. Dahil alam ko someday na ito ay pakikinabangan din ng mga younger generation sa kanilang
sustainable livelihood kung ito po ay ating ipagpapatuloy. Maraming salamat po sa inyo. Sana tangkilikin natin yung ating Philippine natural life. Opo. Sir Luis, maraming salamat din po sa inyong oras na pagsama niyo po sa amin at hindi lang yun, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman sa paggawa po ng natural diet. Totoo na dapat napiligin natin itong ating mga Philippine natural diet kasi hindi lang po yung powder yung nakukuha natin dito, hindi lang yung diet, pati yung tradisyon at kultura na meron tayo bilang mga Pilipino ay pinapasa po sa atin. Kaya maraming salamat po, Sir Luis. At sa ating mga kababayan, maraming salamat din po sa pagsama sa amin. Ito po ang Agree Ako Dyan.